Kumusta po tayong lahat? Namiss ko po kayong lahat na nakakita ng mga content ko regarding po dun sa what is written truly happened. Pasensya na po kayo, medyo almost 10 to 12 days bago ko ulit ito nagawang content na to. Kasi alam niyo naman po, medyo nagkakaedad na tayo. Sometimes we have to rest. God bless us all po. To God be the glory po. Thank you po ulit sa lahat ng makakakita ng content ko na to. Sa lahat ng magtatapos. Sana po, try niyo po talagang tapusin. Kasi, alam niyo naman po si KCB2169. Ayun po talaga, ito po talaga ang ginugol ko na kahit po mangilan-ngilan eh, may makakakita at may makakapagtapos ng bawat part ng content ko na to. Season 16 na po tayo ng What is Written Truly Happened. To God be the glory po talaga. Napakabuti po talaga ng ating creator. Kasi nilolog pa po niyang makagawa ako ng mga ganitong content. Kahit na nga po medyo kaiba na talaga ang trending ngayon. Usually po kasi guys, ang trending po talaga na pinagkakaguluhan ng mga tao ngayon eh, yung about dun sa mga, sometimes po, mga miskibus videos and content. Sometimes po, yung pong mga talagang parang tipong hindi natin maintindihan kung pwede nating sabihin legit, pwede nating sabihin for the sake of viewers lang, for the sake of own benefits, gagawa ng ganitong content. Sometimes naman po or madalas po parang ang mga content po parang magliligaw lang po ng pagkalinga at pagmamahal natin sa ating creator. Lagi ko pong pinapangarap at ini-aim, ginugol na sana po bawat content na napapanood natin guys namnamin po natin mabuti kung ito bang content na to talagang nakakapagtawid sa kapwa-tao natin ng motivation, ng tips para sa welfare ng bawat isa sa atin. Dapat po talaga kasi guys, talagang sinusuri nating mabuti yung mga videos na napapanood natin. Kasi mas maganda po talagang magtawid ng mga content na mas malaki ang benefits na maibibigay sa ating kapwa-tao na sometimes po makakatulong sa kanyang well-being, sa kanyang pagkakaroon ng mas malakas na connection dun sa nasa itaas. Kasi mas maganda po talagang lagi nating ipaprioritize na makakuha tayo ng attention, ng benepisyo para sa soul natin, sa spiritual na pangangailangan po natin, guys. Kasi yun po talaga yung gusto ng ating creator, guys, na mas mapalapit pa tayo sa kanya. Mas kilalanin pa natin yung mga motivation at yung mga benepisyong kayang ibigay talaga ng creator natin habang nandito pa po tayong lahat, habang nabubuhay pa po tayong lahat, habang may lakas pa po tayo at buhay na hinihiram, na pinapahiram, na pinahihintulot na maranasan pa natin ng ating Panginoon. Na yung hinihiram po nating lakas, yung good health natin, yung kung anong meron tayo, makita ng Panginoon na ginagamit po natin for His own glory. Sometimes po, mas madalas po talaga guys, hindi sometimes, na mas gusto po talaga ng Panginoon na ang bawat ginagawa ng isang human being, malulugod talaga siya. Hindi yung ang ikalulugod lang ng isang human being, yung parang sa sarili niyang benepisyo. Kasi sabi nga po ng Panginoon, ito po talaga, biblically written po talaga ito guys, na letra por letra po nasa Holy Scripture to, nasa love letter ng ating creator. Guys, part 1 po ito ng season 16 ko ng What is Written Truly Happened. Baka makalimutan ko po guys mas itinatagubilin po ng ating creator na mas gusto po niya na, sabi po kasi, mas gusto po niya na mas madalas ikalimutan talaga natin yung sarili nating benepisyo, mas unahin natin yung well-being ng iba. Kasi sabi nga po sa Holy Scripture, sa love letter niya sa atin, sa humanity, yung naghahangad ng buhay, siya ay mawawalan nito. Subalit
yung naghahangad na mawala ito sa kanya, siya ay bibigyan pa ng Panginoon ng buhay. Ang lalim po guys eh, ang hirap po talagang hugutin yung context ng mga salita minsan ng Panginoon. Kasi po lagi ko pong binabanggit yan, ang halos karamihan po talagang content o salita ng ating Panginoon ay lagi po talagang dalawang meaning. Isa pong spiritual at isa pong literal. Kaya nga po sabi ko po palagi, according din po yan sa isang matuwid na mga ngaral nitong last generation natin, lagi po nating pag-aaralan o kukuha po tayo ng huhugot po tayo talaga dun sa mga napapanood nating dokumentary na mas malalim na ang alam, ang knowledge dun talaga sa konteksto ng Holy Scripture. Kasi po napakahirap pong ipaliwanag madalas na sa sarili natin paliwanag natin kukunin. Kasi sabi nga po nung isang matuwid na mga ngaral, pati po nung mga matutuwid na pare na nandito sa huling generation natin na pinagkakatiwalaan po ng karamihang tao nitong last generation natin, na lagi po talaga nating wag po agad nating i-translate sa sarili nating knowledge yung salita ng Panginoon. Mas maganda pong humugot tayo dun sa mga talagang marunong magpaliwanag. Hingi po talaga tayo ng guidance, ng motivation dun sa talagang may alam. Kasi po, ang hirap po talagang ipaliwanag ng sa sarili lang nating paliwanag. Kasi nga po, lagi po yung double meaning. Sabi po kasi ng Panginoon, mas kalulugodan niya talaga kapag ka mas hinahanap ng isang human being yung mag-glorified ang Panginoon natin kaysa sa glorification ng sarili nating katawan. Kasi yun po ang talagang gusto ng Panginoon. So guys, ito pong content ko na to, halo-halo po ulit ito. It's all about POV, life lesson, motivation, tsaka tungkol po ito dun sa nasa Old Testament na nagpapakita ng dominant ng isang human being na tumawid po generation by generation. Tapos dagdag ko rin po to dito sa content ko na to, yung mga latest kong napanood na talagang pinag-aralan ko po, ninamnam ko pong mabuti kung ano talagang gustong itawid nung gumawa ng dokumentary na yon. Kasi kahit po baliktarin natin ng kung ano mang nandito sa mundong ito, dilat na katotohanan po guys, nandun na po talaga tayo sa first hanggang third step ng tribulation. Talaga pong ang tribulation kinakaharap na ng humanity globally. Ito pong generation natin na to, according din po sa mga dokumentaring na panood ko, ang generation po natin talagang makakasaksi ng mga hindi kanais-nais na pangyayari na paparating na nangyayari na sa kasalukuyan, na mas lalo pa pong pa-intense ng pa-intense. So guys, sana po bear with me. Tapusin niyo po sana ang bawat magiging part ng content ko na to, dahil kumbaga sa ano, ang talaga po talagang ginugol ko guys talagang kahit po katiting na life lesson and motivation may makuha ang makakakita ng contents ko. To God be the glory po talaga. Sana po pilitin niyo pong tapusin. Thank you po sa ating creator kasi po para pong humaba yung minutes allotted sa akin. Ewan ko po kung bakit, kung dahil sa nagbago ako ng unit o ewan ko po, hindi ko po may paliwanag. Kasi lumalakad na po sa 8 to 10 minutes ang allotted minutes ng content ko. Thank you po talaga. So, parang iigsi po ang takbo ng mga contents ko. Thank you so much po. Sana po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to, maraming salamat po sa inyo, pati po sa nagbibigay ng puso. Sana po pilitin niyo pong tapusin. Kasi guys, sana po talaga manamnam niyo yung bawat content ko. Magmadali na po tayong lahat guys. Lagi po nating i-goal sa bawat motivation natin, sa buhay na pinapahiram pa sa atin, sa bawat dilat ng ating mga mata na mas malugod po sa bawat sinasalita natin, sa bawat iniisip natin, sa bawat ginagawa natin, ay mas malugod ang ating creator. Thank you so much po talaga. Sundan niyo pa po guys. Maraming salamat po. Always remember, never ever lose your faith. Our faith is the completeness of good deeds, love, and hope. Thank you po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo palagi and be alert. Be steadfast in your faith. To God be the glory po ulit, and God bless us all.